Mismong Department of Health na ang nagsabi na kahit maganda ang naging epekto ng NCR Plus bubble, kailangan pa rin mapagpatuloy ang pag-iingat para hindi masayang ang pinaghirapan ng maraming Pilipino. Ayon kay Treatment Czar Bong Vega, bukod sa bahagyang pagpapababa ng bilang ng mga nagkakasakit, napataas din ang kapasidad ng quarantine at isolation facilities, maging ang ICU bed capacities sa Metro Manila. In other words, we have to continue and maintain preserving the gains that we have right now, because we don't know if we are able to suppress this virus. Because if you take a look at the number of cases, there might be a decrease and even a plateauing, but we have to make sure that we have to be ready for anything that will come. Nakatakdang i-anunsyo ng gobyerno ang magiging quarantine classification para sa Mayo. Sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergere, maraming tinimbang ang mga opisyal bago marating ang desisyon sa mga susunod na hakbang. Kabilang narito ang naitalang kaso ng sakit sa nakalipas na 7 araw at ang pagtugon ng iba-ibang LGU. May improvement naman. Ano? As we have said previously, yung kaso natin, yung 7-day moving average natin ay bumaba. No? Although it's still not significant, kasi nakikita pa rin natin na yung number of new cases identified per day in specific areas are still high. Yung 2-week growth rate natin, marami ang bumaba na, no? Nagkaroon na sila ng negative. So comparing from the previous 2 weeks and the current 2 weeks, makikita natin may improvement at bumababa ang numero. But as I've said, the current new cases pa rin, umapasok every day, ay mataas pa rin. Bukod sa ilang problemang nararanasan sa contact tracing, patuloy pa rin ang pangangailangan ng DOH ng karagdagang health workers sa mahigit 10,500 na health workers na kailangan para matugunan ang pangangailangan ng mga ospital at COVID facilities. Nasa 8,570 pa lang ang na-hire. Ito'y kahit pa na-aprubahan na ng Budget Department ang pondo para dito. Meron pa ho tayong gap, and the challenge still would be the takers, no? Yung pong mga gustong sumali at magtrabaho dito sa atin sa gobyerno. Samantala, dahil sa malalang sitwasyon ng COVID-19 sa India, sinabi rin ni Vergere na apektado ang supply ng bakuna na manggagaling doon. Sa kabila nito, tinitignan na ng vaccine cluster kung paano mas epektibong maipapamahagi ang mga nakatakdang dumating na bakuna dito sa bansa. Rafael Bossano, ABS-CBN News.